Welcome to my channel. Ngayon ay gagawa tayo ng ating bagong sleeve design. Samahan nyo ko. Ayan, nakikita nyo. Ayan, yung tinuturo ko na yan. Yan yung normal na sukat ng sleeve. Diba, pagaling sa armhole na yan, 5.5 usually, yung sleeve cup natin hanggang shoulder. Pero ayan, tapos yan, yan yung ginigigigigitan ko, makita nyo yan. Yung itaas na yan, yan yung isang dangkal na laki, yan yung pinakang idinagdag ko para maraming ruffles or pleats ang ating sleeve. So nakita nyo paano ko i-fleat, inuna ko yung sa center, no? So ang lalim yan, mga 1 inch, depende kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Kung mas marami, mas mataas pa, pwede pa yan. 1 inch ang lalim yung mga pleats na yan. Sa lubungan, mataas po yung pleats. Ayan, so Tagalog lang po tayo para madali. Ayan, tapos sa kabila naman, ganun din, the same way. Kung ilan yung pleats sa kabilang side, ganun din karami yung pleats sa kabilang side. Bali, naisip ko lang to na baka ganito yung nakikita kong mga usong sleeve, no? Sa Korean na mga teleserye, kasi mahilig ako sa teleserye. Ayan, nakwento ko lang. Nakita nyo yung itsura niya. Ayan na, after natin ma-pleats. So, lagyan na natin ngayon ng besting. Besting. So, ayan, ang stitches para hindi maghiwa-hiwala yung ating ginawang pleat. So, slowly by slowly. Kasi ito, request ito ng friend ko na mayroon daw silang event sa school. So, nag-isip siya na masuot niya. Satin yung ating tela, no? So, yan ang pinili niyang kulay. Pink. Ganda naman. Ang ganda ng pink. So, ayan. O, nakita niyo, di ba? From regular sleeve, nagtaas lang tayo. Tapos, binuka ko yung sa baba. O, nakita niyo yan. Kasi nga, mag-ano din tayo dito para mas marami tayong maging pleat. So, ayan. Ginawa ko siya ng sleeve cuff para mas maganda na may base siya. O, di ba? So, bubuuhin na natin yan. So, itong ano na to, buuhin muna natin syempre para mas makinis. Yan, unahin natin buuhin dugtong. After natin ma-join, saka natin yan i-dudugtong dito sa pinakang sleeve. So, makikita natin ngayon ang kalalabasan niya. Actually, nagaya-gaya ko nga lang to, no, na ikwento ko na rin pala kanina. Ayan, tinry ko muna sa aking braso. Yung gagawin ko naman, halos magkasindaki lang kami ng braso. Medyo malaki lang ng konti sa akin yung katawan niya, pero yung braso namin halos pareho lang. Ayan. So, after nating mabuo, ganyan yung kinalabasan. O, diba? Ang cute. Actually, cute siya pag nakasuot siya sa magkabilang braso natin. So, ta-da! Ayan! Okay, natapos na siya. Isinuot ko na siya. Dinubli ko na lang siya sa damit ko, no? So, kasi hindi naman siya sa akin talaga. Ayan, wala kasi akong manikin na may kamay. So, I'm using myself. Medyo malaki sa akin ang may-ari. Thank you so much for watching! God bless!